Mapagpalang araw sa lahat. Share ko lang sa inyo itong gawa kong scar cover up. Bali, itong binti ni client ay aksidente. Na-aksidente siya na nabuhusan ng kumukulong mantika. Tapos, umabot ng second degree burn yung sugat na nagawa nitong nung pagkakabuhos sa kanya nung kumukulong mantika, aksidente na natabig yung kumukulong mantika sa kawali, tapos bumuhos sa kanya. Bali, ito yung pinaka napuruhan, itong binti niya. Tapos meron din siyang tama sa tagiliran, sa braso, tsaka sa kabila pang binte. Pero ito talaga yung pinaka napuruhan na talagang halos mabalatan itong kaliwang part ng binti niya. Bali, itong peklat ni client ay taon na po ang nakalipas bago niya naisipan na patatuan, kasi parang dumilim yung part na mga nasunog. Kumbaga na nagpeklat, hindi na bumalik yung dating kulay. Umitim siya, tapos nagkaroon ng parang mga bukol o parang yung iba, parang mga keloid na gawa nga ng mga sugat. Tsaka siguro yung inabot niya talagang sugat na gawa nung kumukulong mantika, grabe talaga sa tingin ko, grabe, kasi talagang pati yung balahibo niya talagang hindi na tumubo siguro sobrang sakit kasi matalisik ang pangalang nga ng kumukulong mantika o kaya kahit yung mainit na mantika lang talagang napakasakit, napakapde. Ito pa kaya mabuhusan ka ng isang kawaling kumukulong mantika, diba? So yun nga, nakapag-decision si client na patatuan na lang kasi medyo hindi may iwasan na yung binubuli siya, ganun, yung parang nahihiya siya kasi ganun nga, pangit na to tignan yung binti niya, balat niya. Kaya naisipan niya patatuan na kahit papano, bumalik yung confidence niya. Para kahit papano nakakapag-short na siya kasi lagi siya nakapants daw. Hindi siya talaga nag-short pagka lumalabas kasi nahihiya nga daw siya na na makita yung mga peklat niya. So dito ang ginawa natin na bali advanced black and gray na Anubis yung design. Buti yung napili niyang design ay talagang dark yung design na gusto niyang ipagawa dito sa peklat niya. So medyo binago ko yung design, pinalitan ko yung pinaka ulo nitong design na to. Kasi dun sa design na una niyang binigay sa akin, madilim, masyadong madilim, hindi na makita talaga yung details, halos wala, hindi na, kahit yung mismo yung mata, hindi na makita. Kaya sabi ko, baka pwedeng palitan namin yung pinakaulo kasi madilim na, maitim na yung pinakapeglat niya, madilim na tignan, mas baka hindi makita kung sakaling yung design niya yung susundin namin kasi wala na halos detail dun So eto po ang ginamit ko ditong mga size ng needle, 7RL, 15M1 at saka 23M1 tsaka 9M1. Sa mga part na to talagang kailangan kong solid, talagang kailangan kong i-dark. Medyo mahirap kasi para akong nagtatattoo ng ng matigas na balat kasi gawa nga nung peklat, ng pagkakasunog niya. Talagang tumigas yung texture ng balat niya. Kaya medyo kailangan natin ng konting diin kasi medyo
mahirap papasukin yung tinta sa ibang part, lalo na doon sa mga part na nag-keloid, yung part na may mga bukol-bukol, parang ganun, parang nagkaroon ng varicose yung itsura nung binti niya. So kailangan talaga medyo tiinan ng konti para maipasok natin na maayos yung tinta sa loob. Sa mga artist na gustong gumawa o may magpagawa sa inyo ng mga ganitong klase na peklat, lalo na sa dun sa mga nagsisimula pa lang, tanong nyo muna dun sa client nyo kung gano'n na ba katagal yung peklat na yon. Kasi baka mamaya wala pang isang taon o kailangan pa ng lumipas ng medyo mahabang panahon, kasi minsan sariwa pa yung loob. Kung yung labas magaling na, hindi po pareha sa loob. Minsan po hindi pa siya magaling sa loob. Kaya kung tatatuan natin siya, baka masira lang po lalo yung balat niya. Itatanong din po natin kung hindi na ba sumasakit o may mga time na sumasakit pa ba yung peklat niya, para sure tayo na ano, na safe yung gagawin natin pagtatato sa kanya. Kasi baka mamaya yung pa yung pagmula ng mas magkasugat pa uli yung peklat niya. Kaya kausapin natin si client ng maigi. Kasi minsan baka nagsisinungaling lang si client na baka mamaya kailan lang nangyari yung aksidente na yun, tapos sariwa pa pala yung peklat niya. Kasi nagsinungaling siya kasi gusto niya matakpan na kaagad yung peklat niya dahil nahihiya nga siya. Mas maigi po kung pag-usapan ng maigi para wala po tayong pagsisiyan sa uli pareho. Kasi pagka ganong nangyari, nasira yung tattoo niya, syempre sa'yo isisisi. Pwedeng ganun eh, pwedeng sisihin ka dahil ikaw yung gumawa, sasabihin parang na-overwork o nabugbog mo ng gusto yung peklat niya kaya nagsugat uli. Para wala tayong ano, para wala tayong maging problema, usapin natin si client. Kung talagang hindi pa pwede, huwag nating ipilit, huwag nating isipin na kumita tayo. Syempre yung mga ganung bagay dapat binibigyan din natin ng importansya, hindi yung kumita ka lang. Syempre yung kaligtasan ni client, yung magiging resulta. Siyempre, parehas tayong makikinabang dun sa bagay na yon, kaya mas okay kung pag-uusapan ng mabuti. Wag lang yung gawa ng gawa, masabi lang na natakpan mo yung peklat niya. Tapos yun pala, biglang may problema. Doon na nagkakalabuan minsan eh, kapag nagka-problema na, tapos hindi na sumasagot si artist pagka nagkakaproblema. Marami na akong nangyari sa akin na ganyan, na mga client na parang nagsusumbong kasi hindi na daw siya nare-replyan, binablock siya dahil nagkaproblema yung tattoo niya. Dapat po harapin natin yung mga ganung problema. Kasama po sa trabaho natin yan, hindi po talaga laging perfect yung gawa natin. Minsan po talaga nagkaka-backjob tayo. Minsan kailangan i-enhance. Halimbawa, medyo may malabo eh. Pagka gumaling yung tattoo na ginawa natin, may mga malalabo. Talagang minsan kailangan nating i-enhance. Minsan naman, kailangan lang ng panahon. Baka hindi pa masyadong magaling. O kailangan lalabas pa siya eh. Yung ibang kulay, lumalabas pa katagalan eh. So, yun ang importante. Pag-usapan muna. Huwag lang tattoo na yung tattoo. Kailangan isipin natin lahat. Kasi sa atin po babalik yan. Yung mga magiging problema na yan. Kumbaga, mababawasan yung nagtitiwala sa atin. Kasi, ganun nga. Parang nagtattoo lang. Hindi na inisip yung magiging resulta.
So, kailangan talaga harapin natin pag nagkakaroon tayo ng mga ganong klaseng problema. So, yan na po yung ating finished product. Bali dito sa, ang timpla ko dito, large ink caps lang po. Bali, ang ginamit ko dyan, apat na ink caps. Isang solid black, isang 9 drops, isang 2 drops. Tapos, pinuno ko siya ng solution. Tapos, yung isa naman, pinuno ko ng white. Tapos, nagpataka ko ng 5 black. Tsaka ako siya hinalo. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa mga susunod na video tutorial. Yan dito na lang. Maraming salamat.